Kumusta na kayo mga kapatid sa balik at sa iba't ibang sangay ng Church of God? Muli po tayo po ay papasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo ay muling makapakinig ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay nasa ikalimang linggo na at sa kasamaang palad naman ay na-extend po ang ECQ. Ngayon po ay ECQ pa rin pero hindi na siya enhanced kundi extreme community quarantine. Kaya masyado nang pinatindi ang quarantine ngayon. Kaya tayo pong lahat ay matatagalan pa na magkakita-kita ano po. Kaya ganun pa man, lagi na nating naririnig at lagi natin pinapalalahana na ang salita ng Diyos ay hindi mapipigilan sa kanyang pagpapahayag, ano po, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya maraming salamat sa ating Diyos na tayong lahat ay nagkasama-sama dyan sa mga kapatid dyan sa bandik. Salamat po sa Diyos at tayong lahat ay muling makakapag-aral ng salita ng Panginoon. Ang video pong ito ay magtuturo sa atin at magpapaalala sa atin na ang Diyos ay lagi nating kasama. Ano man ang kasamaang nangyayari sa ating paligid, marami mang pagkakasakit, bunga ng COVID-19, marami mang namamatay, bunga ng sakit na ito, hindi man natin alam kung ano ang magiging kalagayan natin pagkatapos ng COVID-19 o pagkatapos ng ECQ o kung aayos pa ba ang sitwasyon ng pamumuhay natin. Babalik pa ba? No? Babalik pa ba sa dati ang sitwasyon ng ating pamumuhay? Pero iisa lang ang natitiyak ko mga kapatid. Sa lahat ng nangyayaring ito, ang Diyos ay kasama natin sa lahat ng oras. Amen? Kaya mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon sa oras na ito na ang bidyong ito ay tumutukoy at nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kasakasama natin sa lahat ng oras. Ano man ang sitwasyon ng ating buhay, ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay nagpapakita ng big control sa lahat ng pangyayari. Ano po? Makikita natin yan sa Gawa 12:1 at dyan ipinakikita na ang ating Diyos ang may control ng mga pangyayari. Sayin natin mga kapatid, sa verse 1, nang mga panahon ding iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Ipinapatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Talatang 3, at nang makita niyang ito ikil na lugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang pampaalsa. Pagkadakip kay Pedro, siya ikinulong at pinabantayan sa apat na pangkat na tiga-apat na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Kahit na natiling nakabilanggo si Pedro, subalit ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. Nang gabi bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pagitan ng dalawang kawal. Nakagapos siya ng dalawang tanikala at may mga bantay sa harap ng pinto ng bilangguan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silid piitan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali, bumangon ka, sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Magbihis ka't magsuot ng sandalyas, sabi ng anghel. At gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Talatang 9. Lumabas at sumunod si Pedro sa anghel. Ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayaring iyon. Akala niya pangitain lamang iyon. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pintuang bakal na labasan papunta sa lungsod. Ito'y kusang bumukas at sila'y lumabas.
Pagkaraan nila sa isang kalye, bigla siyang iniwan ng anghel. Verse 11, noon natauhan si Pedro kahit sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyari sa akin. Kahit alam ni Pedro na anytime, no, pwede siyang ipapatay ni Herodes, makikita pa rin natin na talagang panatag na panatag at natutulog tong si Apostol Pedro sa kanyang kulungan. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat alam niya na siya ililigtas ng Diyos. Sa verse 11, sa ikalawang bahagi, ang sabi diyan, isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyari sa akin. Maunawaan talaga natin na ang ating Diyos ay may control ng lahat ng pangyayari. Si Apostol Pedro, una makikita natin, dahil alam niya na kontrolado ni Jesus ang nangyayari sa kanya, panatag na panatag siya. Masyado siyang komportable. At sabi pa nga doon, tinapik si Pedro ng anghel na tumutulong sa kanya. Ibig sabihin, ginising pa si Pedro kasi himbing na himbing ang pagkakatulog. Panatag na panatag. Sapagkat alam ni Apostol Pedro na kontrolado ni Jesus ang nangyayari sa kanya. Kaya hindi tayo dapat matakot sa anumang panganib. Katulad ni Apostol Pedro, alam niya, pwede siyang mamatay anytime. Alam niya, dun sa pagkakahuli sa kanya at pagkakakulong sa kanya, alam ni Pedro na siya papatayin. Sapagkat, nung sa verse 1, ang sabi doon, si Santiago na kapatid ni Juan ay pinapugutan na ng ulo. Siya na ang susunod. Pero ganun pa man, nakita natin si Apostol Pedro ay mahimbing na natutulog at panatag na panatag sa kanyang pagkakatulog sapagkat alam niya, God is in control. Mga kapatid, sa nangyayari sa atin ngayon, huwag tayong matakot. Dahil kontrolado ni Jesus ang pangyayari. Alam ni Jesus kung anong nagaganap sa atin. God is in control. Saan pa natin makikita na ang Diyos ay kontrolado niya ang lahat ng bagay? Makikita natin yan, Daniel 6:21-22. Ang sabi diyan, sumagot si Daniel, mabuhay ang hari, wala pong nangyari sa akin, sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng maanghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Yung pinaghulugan kay Daniel, ito ang pinaghuhulugan ng mga taong may pagkakamali, may pagkakasala sa hari. Kaya si Daniel, nung siya inihulog doon, alam ng hari na siya ay nilapa na. Kaya sabi doon, Daniel, ano nang nangyari sa'yo? Ang sagot ni Daniel, mabuhay ang hari, wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng maanghel na isinugo sa aking Diyos. God is in control. Alam ni Daniel na hindi siya pababayaan ng Diyos. Kahit ang nakapaligid sa kanya'y kamatayan, kahit ang nakaamba sa kanya ay kapahamakan, hindi siya natatakot. Panatag na panatag si Daniel. Sapagkat alam niya na hawak ng ating Diyos ang sitwasyon ng ating buhay. Ganyan si Daniel. Ano pa? Makikita rin natin ang nangyari sa tatlong Hebreo na sina Sadrak, Mesak at Abednego. Ito ay makikita natin sa Daniel 3:15-26. Talatang 15, ang sabi niya, iniutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong rebulto. Sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon.
Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Verse 16, Nabi ni na Sadrak, Mesak at Abednego, Mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Verse 19, Namula ang mukha ni Haring Nebuchadnezzar sa tindi ng galit kina Sadrak, Mesak at Abednego. Kaya iniutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Verse 20, Inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalalakas niyang kawal na gapusin sina Sadrak, Mesak at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon. Ginapos nga sila ng hindi naiinalis ang damit, ang panloob at panlabas, turbante at iba pang nakasuot sa kanila at inihagis sila sa naglalagablab na apoy. Dahil sa mahigpit ang utos ng hari na patindihin ang init ng pugon, lumabas ang apoy, kaya't nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Sadrak, Mesak at Abednego. Talatang 23, samantalang nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang tatlong kabataan. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebuchadnezzar at itinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba tatlo lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ika-apat ay parang anak ng mga Diyos. 26, lumapit si Haring Nebuchadnezzar sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, lumabas kayo riyan at hali kayo rito, Sadrak, Mesak, Abednego. Mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, lumabas nga silang tatlo mula sa pugon. Praise the Lord! Makikita natin sa mga kasaysayang ito na itong si Sadrak, Mesak at Abednego, ang sabi doon, gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Sa talatang 17, mababasa natin yan. Alam ni Sadrak, Mesak at Abednego na palalayain sila ng Diyos. Kaya nung sila ay inihulog, sila ay payapang payapa. Sila ay may pananampalataya na hawak ng Diyos ang nangyayari sa kanila. Kaya dahil sa pananampalatayang yon, nakagulat si Haring Nebuchadnezzar na sabi doon, parang apat yung lumalakad, no? Gumagala-gala doon sa pugon. At ang sabi niya doon, tila parang Diyos yung isa. So isinugo ng ating Diyos ang isang anghel upang ingatan ang tatlong Hebreong ito. God is in control. Pangalawa, ang pagdurusa ay nagdudulot ng takot. Alam mo yung paghihirap, pagkakasakit. Minsan, nag-aalala tayo, konting wala lang maisaing, nag-aalala na tayo, konting walang ayuda ang barangay, ang gobyerno, para bang talagang tapos na ang mundo. At yung iba, nagsasabi, hindi kami sa COVID mamamatay, kundi sa gutom. Ganun sila katindi ang kanilang pag-aalala, no? Natatakot sila. Pero sa atin bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo na God is still controlled. Ang Diyos ay kontrolado pa rin niya ang lahat ng nagaganap sa atin. At pangatlo, ang Diyos ay nag-aalaga sa atin. Tayo ay nasa pag-aalaga ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat sa atin. Ang mga nangyayari sa atin. Alam ng Diyos yung mga nangyayari because He is omniscient. He knows everything. Nakikita ng Diyos sa lahat ng oras, saan ka man naroon, anuman ang ginagawa mo, nakikita ka niya.
Kaya, pagka kayo naghihirap, nakikita niya yung tatlong Hebreo, ang sabi doon. Kahit nasa pugon, sinamahan pa rin sila. Nakikita niya ang ating kalalagayan, katulad ni Hob. Hob 28:24. Pagkat nakikita niya ang bawat sulok ng daigdig, natatanong niyang lahat ang nasa ilalim ng langit. Ang Diyos ay nalalaman ang lahat ng bagay sapagkat siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya kung tayo ay naghihirap, kung tayo ay walang, alam niyo yun, walang makain, kung tayo ay nagkakasakit, kung tayo ay nalulungkot, mga kapatid, huwag kang mag-alala, alam ng Diyos ang kalalagayan mo. Sa Jeremias 23:24, walang makapagtatago sa akin, makikita ko siya kahit saan man siya pumunta, sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. Ano pa, bukod siya ay omniscient God, bukod siya ay alam niya ang lahat ng bagay, siya rin ay omnipresent God. He is God in everywhere. Nasa lahat ng dako. Sa Kawikaan 15:3, ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Sa Isaiah 43:32, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupo. Iyon yung nangyari doon kay Sadrach, Mesach at Abednego. Dahil ito ay salita ng Diyos, dahil ang Diyos ay nasa lahat ng dako, kahit nasa ilalim ng tubig, ang sabi doon, hindi ka malulunod. Kahit dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunod. Hindi ka matutupo. Ang sabi ng Diyos, sasamahan tayo ng ating Diyos. Mga kapatid, sasamahan tayo anuman ang ating kalalagayan sa buhay. Alam ng Diyos ang ating kalalagayan. Mga Gawa 17:27, ginawa niya iyon upang hanapin nilang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. Kaya hindi tayo dapat mag-alala. Hindi tayo dapat matakot. Sapagkat ang Diyos, ang salita ng Diyos ang nagsasabi, hindi siya malayo sa atin. Alam niya yung ating kalalagayan. Alam niya kung ano yung ating kinakaharap. At ang maganda nito, sinasamahan tayo ng Diyos. Tayong lahat ay nasa pangangalaga ng ating Panginoon. Kaya huwag kang matatakot. Kapag huwag kang matakot. Higit sa lahat, ang sabi diyan, yung kinatatakutan ng lahat ng tao, yung kamatayan. Ang sabi ng Panginoon, maging ang kamatayan, hindi dapat katakutan. Sa Ikalawang Timoteo 1:7, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpigil sa sarili. Hindi espiritu ng kaduwagan, hindi dapat tayong matakot. Dapat tayong magtiwala sa ating Diyos na kailanman hindi tayo iniiwan, hindi tayo pababayaan. Kalong Korintos 5:8, malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahan ngayon upang manirahan na sa piling ng ating Panginoon. Ay, mga alagad, talagang mga, sabi niya, hanggang maaari, makauwi na kami sa langit na aming tirahan. Wala silang takot. Sapagkat alam nila na mayroong isang Diyos na nagbigay ng pangako sa atin na kahit sa kamatayan, tayo ay muling bubuhayin. Tayo ay bibigyan ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Hindi natin dapat bigyan ng halaga o bigyan ng puwang ang takot sa ating mga puso at isipan. Sa Juan 10:28, huling talata, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Kapatid ko, kung meron kang takot,
kung meron kang pag-aalala na parabang sa tingin mo ay hindi tayo pinakikilaman ng Diyos. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang nagbibigay sa atin ng assurance na tayong lahat ay iniingatan ng ating Panginoon. Hawak niya, kontrolado niya ang lahat ng pangyayari sa ating buhay. Maging ang kamatayan, ang sinasabi diyan, binibigyan ko sila, binibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi kayo mapapahamak at hindi maaagaw sa akin. Ito ang assurance na binibigay sa iyo ng Panginoon. Nawa, maging paalala sa atin, maging kagalakan sa ating puso, maging dagdag ng ating pananampalataya. Kahit anuman ang nagaganap sa atin, mayroong Diyos na nangangalaga sa atin. Mayroong Diyos na may control ng lahat ng bagay. Mayroong Diyos na nagmamalasakit sa iyo at sa akin. So, pagpalain ka ng Diyos at nawa, patuloy kang makinig, patuloy kang manalangin sa Panginoon, patuloy kang magbasa ng kanyang kasulatan upang sa gayon patuloy kang maaliw, bigyan ng kapayapaan ng ating Diyos. Muli po mga kapatid ay magsama-sama tayo sa susunod na paghahayag ng salita ng Panginoon at nawa patuloy na sumagana ang pag-iingat at pagpapala ng Diyos sa inyo. God bless you all.